Kaya yung mga paibimbestigan nila sa Senado, puro scripted lahat yan. Puro palabas lahat yan. Oh. Eh, kimala, sa gitna ng kahirapan, at ECQ pinagnanakawan na pala tayo, kaya pala puro sila ECQ para hindi malaman na, na tao ang pagnanakaw nila. Pagnanakaw nila sa tao, bayan na yun. Na puro lockdown, eh, di ba? Mga panahon na yun, yung kasagsagan, eh, di ba? ECQ, di ba? Lockdown, ECQ, balik na naman, lockdown, ECQ. Eh, yun pala, may pinaplano na pala itong mga tabu na ko. Isipin mo yan. Di ba? Kasagsagan ng lockdown. Eh, kasagsagan ng lockdown, yung ginagawa nila yung mga pagnanakaw na yan, yung parmali, PPE, tapos itong mga laptop na to, yung mga module laptop, di ba? Para gamitin sa module. Di ba? Yung mga laptop na yan. Puro kasagsagan ng COVID yan. Kasagsagan ng pandemya yan. Yung sinagawa nila yung mga pagnanakaw na yan. Puro kasagsagan ng pandemya. Di ba? Halos lahat ng tao nasa bahay. Di ba? Oh. Yung pala, may pinaplano na pala itong mga to. Di ba? Mag-ECQ tayo para hindi tayo halata na magnanakaw tayo. Lockdown kunwari. Eh, siyempre, namatay. Nasa bahay lahat tayo. Habang nasa bahay lahat tayo, pinagnanakawan na pala tayo dito mga dabu na. Di ba? Oo. Kaya wala yan. Narito, yan. Charito Diaz, kawawa kayong mga, ano, kawawa kayong mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamasama ang masama. Ang masama naman ay minamabuti ang kaliwanagan, inaaring dilim at kadiliman. Kadiliman, liwanag ang turing, mapait. Ito, mapait ang sabi matamis at ang matamis ay minamapait. Amin. Sa Biblia ito. Ah. Yun na nga. Alex sa Mangubag, mabuhay po kayo, SDP Chay. Salamat, salamat. Marilu Auri, kaya walang pinalusot na oposisyon para huwag silang mapigilan. Ipagdasal natin yung mga ipagdasal natin yung karma nila. Merlin Asnar, please adjust your audio, sir. Sound is not too soft. Danilo Nunag, marami nga dilat ang mga mata sa ating mga kababayan. Puro tulog naman ang mga kaisipan. Eh, yun lang. Eh, wala. Hindi nag-iisip. Eh. Di ba? Ang isip lang nila, kung ano lang yung nakikita nila, yun na lang. Di ba? Nakikita nila. Di ba? Lalo si Bongbong Marcos, nakikita nila, nasaktan, yun na lang. Di ba? Kung ano yung nakikita nila, yun na lang. Hindi sila gumagamit ng ano, na sintido kumun. Eh. Di ba? Hindi sila gumagamit ng logic. Eh. Di ba? Ganun lang yun. Eh. Eh, yung mga iba, kung ano lang yung nakikita nila, yun lang. Katulad nyo, halimbawa, di ba, nasugatan si BBM. Nakikita nila, nasugatan. Ang isip nila, maaawa. Maawa sila. Pero hindi, gimmick yun. Yan ang mga, no? yung mga logic, sintido ko mo. Kunwari, nasugatan, gimmick yun. Di ba? Dagdag points yun, dagdag pogi points yun. Maawa yung putante, maawa yung ganito. Yan eh. Di ba? Kasama sa gimmick yun, kunwari, nasugatan, kunwari na ano. Di ba, si BBM, no? Di ba? Nangangampanya, di ba, nasugatan. Maraming naawa ron. Maraming sumakay ron. Mag-gimmick yan eh. Di ba? Delnoy Flores, good AM, sir. Yan ang mga yan. Tingin ko, sir, nasana yatang pandarambong at pagnanakaw sa DA. Nakaraang administrasyon. Eh, yun na nga. Eh, ganyan ang kalakaran dyan sa DA. Talaga puro import.
Ayaw nilang yung suportahan yung mga magsasakay. Bakit? Hindi sila kikita nun eh. Yung mga magsasaka, maingis na, susuportahan nila, hindi sila kikita nun. Wala silang mapapalaro pag sinuportahan nila yung mga magsasaka. Wala silang mapapalaro. Talagang ang mapapala nila dyan, mag-import na mag-import. Kaya lahat, puro shortage. Diba? Biga, shortage. Ha? Asukal, shortage. Sibuya, shortage. Ano pa? Asin. Pati asin, shortage na rin. Eh. O, isipin mo yan. Eh lahat, puro import na. Ini-import na natin lahat. Eh. O, bakit? Diyan sila kumikita. Eh. Ha? Yan ang gusto nila, mag-import na mag-import. Yan ang gusto nila, mag-shortage. Eh. Ha? Para may pagkakataon silang mag-import. O, tsaka may pagkakataon silang mag-nakaw. Eh. Eh malalaki patong dyan. Diyan pala sa asukal, bilyon ng ano nila dyan, kickback nila pag nakalusot dyan. Ha? Yung asukal na yan, bilyon ng kickback nila dyan. O isipin mo yan. O, yung 300 metric tons na yan, e biruin mo yan. Bilyon ng kickback nila dyan kung nakalusot yung asukal na yan. Kaya gusto nila mag-import na mag-import. O, gusto nila ma-shortage lahat para may pagkakataon sila mag-import ng asukal. Kasi malakas ang kita dyan. Hindi lang sa asukal, pati sa bigas. Sa bigas. So, gusto nila mag-shortage para may pagkakataon silang mag-import. Yung magsasakaala na, di na nila tinutulungan yun. Bakit? Eh, mahina kita nun eh. Mahina kita nun at hindi sila kikita nun. Kikita sila sa pag-i-import. Doon sila kumikita dyan sa DA. Kaya marami umaman dyan, marami nakinabang dyan. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yan. Kaya yung pag-i-import yan, di na issue yan eh. Di na issue yung pag-i-import yan. Ang issue lang dyan, yung pagpirma. IBB, yung piniki yung pirma. Yun na naging issue dyan. Sila-sila nagsabwatan eh. Di ba? Hindi nagkaintindihan eh. Kaya nabuko yung mga yan eh. Hindi nagkaintindihan eh. Alam yan. Yan. Ito, Jardelito, Palencia, nakakagising ang mga sinasabi mo, idol. Ah, yun na nga. Eh, yun ang totoo. Sinasabi natin, yun ang totoo. Eh. Ah, yun ang katotohanan. Eh. Sintido ko mo. Ah, sintido ko mo. Tsaka logic lang. Di ba? Ang gagamitin mo, di mo na kailangan ng basta logic lang. Gagamitin mo, tsaka sintido ko mo. Eh, maiintindihan mo na yan. Di ba? Andrea Baltasar, sayang lang pinaggastos sa Blue Ribbon Committee. Wala na mga pupuntahan. Ay, tama ka dyan. Wala yan, no? Galit kay Andrea Baltasar, ha? Sayang lang ang ginagastos sa Blue Ribbon Committee. Wala na mga pupuntahan at mapaparusahan. O, yun na nga. Yun ang ano dyan. Dahil ka may bayad dyan, yung pagko-cover dyan sa mga hearing dyan, yung mga pa-investigate dyan sa Senado. May bayad dyan. Lalo pag kinover yan, may bayad dyan. Malaki bayad dyan. Ha? Hindi lang basta ano yan, pinalalabas lang sa TV. Hindi, ha? May bayad dyan, mga kampi. Lalo pag kinover yan. Diba? Kinocover ng isang malaking istasyon yan, malaki bayad dyan. Hindi basta-basta yan. O kaninong pera agad, pinabayad dyan. Pera ng taong bayan, pera ba nila? Diba? Pero lahat ng taong bayan niya, hindi naman gagalaw itong gobyernong ito pag walang ano eh, diba? Kundi dahil sa pera ng taong bayan, hindi gagalaw itong gobyernong ito. Kaya o, diba? Kaya binabayad dyan, pera ng taong bayan. Kaya kung masakit pa rito, biruin mo, pera na ng taong bayan, ang ginagamit dyan, wala pang mapapala taong bayan dyan. Wala namang mapapala taong bayan dyan. May makukulong ba dyan sa pag-iimbestiga nila? Eh lahat dyan, puro palabas lang lahat dyan. Eh bakit? Bakit puro palabas? Para masabi ng taong bayan na totoo sila. Di ba? Per sila, totoo sila. Para lang tayo pinasasakay sa Tsubibo. Di ba? Pinasasakay ka na sa Tsubibo noon hanggang sa mahilo ka. Pag nahilo ka na, doon mo lang malalaman na niloloko ka na pala. Kaya ganyan nangyayari dyan sa investigasyon na yan. Pasasakayin lang tayo niyan. E,
Paano ka maniniwala? Eh, nag-iimbestiga, kaalyado nila. Ah, kasapakat nila. Kasabwat nila. O yun ba, mapapanagot ba yan? Alam na. Hindi mapapanagot yan, wala mapapanagot yan, mga kakampi. Walang makukulong yan. Pupusta ko sa inyo, wala makukulong yan. O, sige nga, kulong nyo nga si Briones. O, kung totoo kayo, kulong ni si Briones. Kaya nyong ikulong kung totoo kayo. Nahihirap sa inyo eh, di ba? Puro kayong pa-iimbestiga. Sige nga, kulong nyo nga si Vic Rodriguez. Tsaka si Sebastian, kulong nyo nga kung totoo kayo. Yun sinasabi natin, di ba? Kaya lahat yan, puro palabas lang lahat yan. Puro palabas, puro. Kumbaga sa ano, sa pelikula, scripted. Scripted lang yan, lahat yan, baliwala lahat yan. Eh, wala mapapanagot niya. Alin, yung galit-galitan nila, wala yung scripted yun. Kumbaga sa ano, sa pelikula, scripted yun, yung mapagalit-galit ni Subiri, ni ano, wala yun. Ni Tolentino, yung mga nagsisigawan dyan, wala yun. Kasama sa script yun, mga kakampi. Scripted lahat yun. Eh, puro kaalyado nila yan eh. Mga kakampi, puro, di ba? Puro magkakasampakan yan. Duterte, BBM, puro magkakasambot lahat yan eh. Eh yun nga eh, kung totoo talaga sila, pakulong mo nga, ihatid mo nga, kung talagang totoo, maniniwala tayo na talagang walang kinikilingan ng batas dito. Sige nga, ihatid mo nga si Duterte sa ICC. Ha? Diba? Hatid mo nga, papasukin mo nga yung ICC rito at damputin to si Duterte kung totoo kayo. Hindi nyo magagawa. Hindi kayo totoo. Peki, lahat kayo. Yun lang yun eh. Ganun lang kasimple. Sige, maniniwala kami kung totoo kayo. Oh. September 28, papuntahin nyo ICC rito. Pag-imbestiga. At ipatampot si Duterte at si Bato. Kung totoo kayo. Ngayon, kung hindi nyo magagawa yan, ay wala. Hindi maniniwala tao sa inyo. Ah, puro lang kayo daldalan dyan sa Senado. Ah, puro lang kayo, sigawan na. Sigawan. Kaya pag sisigaw ka dyan, hindi naman totoo yung sigaw mo. Peki naman. Diba? Eh wala yan eh. Wala yan mga, puro scripted lahat yan. Eh magkakasampakat lahat yan mga kakampi. Magkakasampuat. Oo. Diba? Eh kung si Lenny Robredo nanalo dyan, malamang ko si Cable eh, iahatid pa si FBI yan. Si Duterte, iahatid pa niya sa ICC yan. Kung si Lenny Robredo ang nanalo, iahatid pa. Ako na maghahatid, baka makawala pa. Sabi ni Lenny Robredo. Yun ang totoo. Pero itong mga to, wala. Di maniniwala tao sa inyo. Kaya kahit na ano gawin nyo sa Senado, wala na naniniwala dyan. Pananagutin mo. Kaya huwag kayo maniniwala dyan mga kakampi. Sintido kumun lang. Gamitan nyo yung sintido kumun. Tsaka logic. Di ba? Kasi para ka lang pinasasakay sa tsubibo niyan eh. Sasakayin ka. Bakit nila ginagawa? Para magbuka silang pero, patas. Para pag nakita ng tao, abang, okay to, pero to si Bibi, mapatas to ako. Di ba? Pero walang mapapakulog dyan. Para lang, masabi lang. Ganyan lang yan eh. Pinasasakay lang tayo sa tsubibo niya mga yan. Sasakayin ka. Magkakasabwat yung mga yan eh. Pati nag-iimbestiga, kasabwat din. Pati Supreme Court, kasabwat din. Ano mangyayari dyan? Walang mangyayari dyan, mga kampi. Melchora, Gina, keep up the brother. Paparito yung mga nano rito. Ramon Octes, palabas lang nila yung investigasyon. Palabas lang yun, mga kamping, wala yun. Kating official, Yahoo. Robert Inhans Santos. Good evening po. Ramona Oclares, Ramon Oclares, palabas lang nila yung investigasyon. Puro palabas nga lang yun, mga kamping, wala yun. Alin yung mga pagalit-galit nila? Wala yun, di totoo yun. Mga nagsisigawan, di totoo yun. Nasa script yun, mga kakampi.
Eh, puro ano yan eh. Puro magkakasapakat siya mga yan. Eh. Magkakasapot siya mga yan. Oh. Eh, si Cayetano, no? Kasi Cayetano. Oh. Eh, di ba Duterte yan? Oh. Oh. Di ba? Yun lang eh. Maano ka na eh. Duterte yan eh. Di ba? Oh. Alam mo naman si Cayetano, may pagka-opportunista rin. Kumbaga sa ano, kung saan makakasabsab yan, doon niya. Kung saan makikinabang yan, doon niya, si Cayetano. Kaya yung mga pasigaw-sigaw niya, naku po, wala yan. O, mga sumigaw, si Tolentino, sumigaw, wala rin yan. Scripted lahat yan, mga kamay. Eh, puro magkakasapakat yung mga yan. Sino maniniwala niya? Luko-luko lang maniniwala niya. Pag naniwala ka, eh, luko-luko ka niya. Pero kung gagamitin mo yung logic mo tsaka sentido mo, hindi ka maniniwala dyan sa investigasyon na ito. O, kita mo si Subiri. Ba't si Subiri na? Di ba? Nung inimbestigahan mo yung ano, bago investigahan yung si Sebastian. Di ba? Pagalit-galit pa si Subiri. Di ba? Papalo-palo pa ng mesang nalalaman. Bandang huli, ano nangyari? Pinagtanggol pa rin niya si Vic Rodriguez. O, wala rin nangyari. Pinagtanggol pa niya si Vic Rodriguez. Di ba? Nung unang galit na galit eh. Di ba? Papalo-palo pa ng mesa. Hindi pa kayo mag-resign. Kapituko kayo. Di ba? Ay, bandang uli. Ano rin niya? Pinagtanggol niya rin niya si Vic Rodriguez. Wala yan eh. O. Sige ka, sabihin mo nga yung sinasabi mo kay ano? Kung ano yung sinasabi mo. Sabihin mo kay Bongbong Marcos at kay Vic Rodriguez. Ba't kapit to kuko kayo dyan? Diba? Ba't di nalang kayo mag-resign? Yun ang sabihin mo kaila BBM at kay Vic Rodriguez. Diba? Ba't di nalang kayo mag-resign? Kapit to kuko kayo dyan? Diba? Yun ang sabihin mo kay BBM at kay Vic Rodriguez. Baka bumili pa tao sa'yo. Diba? Seso Lagas, mga senador, kasi kumikita rin ata dyan. Kaya kahit na kitang-kita na sa buwatan, wala nga napapansin bilyones ang kinukurap. Eh, kinukurap nila ay pahirap ng pahirap ang buhay sa Pinas. Eh, wala yan, yung mga bilyones na nga yan. 2 billion no? Sa laptop, di ba? Overprice. Puro overprice yung mga yan eh. Ang corruption dito, puro overprice. Eh. Di ba? Linya Palpolos. Paghambog dito, kumita. Parang si Willie Revilla may pagkitaan tao na bibigay puno. Pero tiba-tiba naman ang kita ha, yun na nga. Eh, alam mo naman si Willie Revilla eh. Pinagkakakitaan din niya yung tao eh. Di ba? Oh. Ito, Arnel Castro, good PM sir. Nakakaawa. Nakakaawa ng bayan natin ang mga senador natin nagmumurong na lang at matandang pukluban na si Briones, may anomalya pa rin. Eh, yun nga. Pero yun mo, tanda-tanda na ni Briones. Gumawa pa ng kahayupan. Eh, no? Pero yun mo, tanda na ng tao na yun. Pero yun mo, di ba? Eh, pag may edad ka na, eh, siyempre, ang iniisip mo na nun, eh, pagka may edad-edad ka na gano'ng katanda na, ang iniisip mo na nun, makagawa ka na ng kabutihan. Eh. Di ba? Yung bago ko man lang pumanaw. Eh. Di ba? Eh, ito eh. Pumamatay na lang eh, gumawa pa ng kahayupan si Briones. Alam niya, umabol pa eh, no? Isipin mo yan. Tatabunan ka na lang, umabol ka pa. Diba? Eh kung gumawa ka na ng kabutihan bago ka man lang pumanaw sa mundo, diba? Gumawa ka man lang ng kahit kabutihan. Diba? Baka ano-ano ka man lang. Eh hindi eh. Ito si Briones, eh, talagang makikita mo, may edad na't lahat eh. Umabol pa eh. Gumawa pa ng kawalang hiyaan. Ha? Sa gitna pa ng pandemya, halos wala nang malamon yung mga tao.
sa kabila ng walang malamon, eto mga hayop na to, puro pang nanakaw ang inaatupan. Kabilaan, parmali, PPE, laptop, di ba? Pilhin. Biloy mo yung billion-billion niya. Puro pag nanakaw ginawa nito mga hayop na talagang dito, wala nang mga, wala nang puto sa gulugod itong mga kahit na ano gawin mo. Win or kahada. Ayan. Ang kaso sir, kahit na majority ang boto kaya pipilini, magnanakaw pa rin ang mananalo kasi smartmatic. Ayun na nga. Sir De La Cruz, wala nang maaasahan taong bayad dyan. Eh. Wala na. Wala na, wala nang maaasahan talaga. Ang maaasahan na lang natin dito, pare-parehas tayo yung kakatsak, mga kampi. Kung ano mangyayari dito sa mga susunod na araw, susunod na buwan, o susunod na taon, hindi natin alam, mga kampi. Wilfredo Makaraig, wala na tayong magagawa. Kunwari, nag-iimbestiga sa asukal. Ayun na nga, wala na yan. Tapos, lang naman ang mga yan. Si Robin Jinggoy, si Robin Jinggoy, Bong, Revilla, Bato, at na ngin, ano, inimbestigahan, yun na. Diruin mo si Robin, mag-iimbestiga. Ito, di ko, si Robin Padilla, di ko lubos maisip na naging senador kung hayop na to. Si Robin Padilla, di ba? Di ko lubos maisip na naging senador to. Di ba? Para may tatanong, bakit naging senador to? Ano? May tatanong sa sarili mo. Hindi mo lubos maisip eh. Bakit naging senador to? Parang manliliit ka. Ganun. Parang ikaw yung manliliit eh. Pag nakikita mo to sa Senado, si Robin, parang ikaw yung manliliit eh. Alang niya. Di ba? Hindi mo lubos maisip kung bakit naging senador to. Ang dami magagaling. Di ba? Ang dami magagaling. Diyan si Luke Espiritu. Trillanes. Diba? Magagaling na, matatalino pa. Oo. Diba? Sila Dick Gordon. Hindi mo lubos maiisip, naging senador. Robin Padilla, Sus Marioso. Tapos paano kala, cable car? Ha? Alam niya, ay, lalaki ng sweldo yung cable car. Saan mo sasabit ka? Sa kawat ng kuryente. Ha? Ang bihira kayo. Niloloko nyo taong bayan, mga kampi. Jose Kabum, money is evil. Ganto ay person are evil, intention for money. Talagang ang pera talaga, talagang hindi po. Parang si Rocky yan eh. Di ba? Kita mo si Rocky. Eh dati patay gutom lang yan. Si Rocky, di ba? Pasigaw-sigaw lang ng human rights by human rights yan si Rocky. Di ba? Paepal-epal lang yan si Rocky. No? O, kita mo, nakatikim ng pera, namantikahan yung ano, yung bunganga. Ala na eh, bumaliktad na eh. Di ba? Kaya ang pera talaga, naging ano na eh, naging demonyo na eh, si Harry Rocky. Di ba? Pa human rights by, ano pa yan, human rights lawyer pa dati yan eh. Di ba? Paano pa extra pa lang dati yan eh. Pag may mga kaso sa yun, ano, siya yung umiepal-epal eh, di ba? Human rights lawyer eh, di ba? Ngayon. Ala na. Di ba? Tagapagtanggol na ng mga tagapagtanggol na ng mamamatay tao. Business yung tatanggol. Ha? Tagapagtanggol na ng mga mamamatay tao. Eh si Rocky. Diba? Bakit? Dahil sa pera. Diba? Eh, nakabalita nga, nakabili ng resort yan. Sa Bataan yata, nakabili ng resort yan. Bataan ba? Diba? Inang, ano, ha? Lumalabas ng balita, nakabili ng resort. Isipin mo. Sekretary ka, nakabili ka ng resort. Dabuho ka talaga. Talagang dito, makikita mo kung gaano kaayo ang mga, ano rito, mga politiko rito. Talagang trapo. Trapo-trapo. Talagang, ano, Malu, 100. Hello, sir. Kakamping kayo. Gil Arenas, tumakbo nga presidente, di naman kaya. Ayun na nga. Every tumakbo pagka presidente,
ang alam lang eh, team unity. Pagkaisahin muli, ibangon muli ang mga magnanakaw. Pagkaisahin muli ang mga magnanakaw. Ilang naman sinabi niya, hindi naman niya sinabi yung plataforma niya. Di ba? Sinabi lang niya, team unity. Kaya wala na tayong aasahan dyan. Nasabi lang ni BBM dyan eh, ano ba sinabi ko nung nakakampanya ako, di ba team unity? O, pagkaisahin muli o, ang mga magnanakaw. Ibangon muli ha, ang mga magnanakaw. Yun ang sinabi ko. Pero hindi ko sinabi na may plataforma ako rito. Kaya huwag na kayong maghanap. Dahil hindi ko naman sinabi yung plataforma yung ano eh. Kung ano plano ko eh. Wala naman akong binanggit eh. Sinabi ko lang, team unity. Ibangon muli, pagkaisahin muli. Yun lang ang sinabi ko. Tapos, wala naman akong sinabi kung ano yung plano ko rito. Wala naman akong sinabing ganun na. Kaya huwag na tayong maghangat. Diba? Huwag na tayong maghanap ng ganun na plano pa. Kaya pare-pares tayo din makakadyak dito, mga kapatid. Kaya nang binuto natin. Kaya magtiis tayo. Diba? So, Dante de Rai, sa ibang bansa, na-cremate na yung mga yan. Ayun na nga, sa ibang bansa, wala na to. E pasalamat nga sila, dito sila pinanganak sa ano, sa bansa ng mga walang kadala-dala. Eh. Diba? E kung sa ibang bansa, wala na yan, lang sa Japan, wala na yung mga yan. Halakiri na yan, wala na yan. Wala na sa ano yan. E dito lang naman ang ano, kakaibe. E, pero yun mo, nagnakaw ka na, dinakila ka pa. Nagnakaw ka na, binoto ka pa. Nagnakaw ka pa, naging speaker ka pa eh. Isipin mo yan. Diba? Nagnakaw ka na lang, naging speaker ka pa. Talagang, ang magnanakaw rito, talagang dinatakila. Dinatakila ang magnanakaw rito. Sa ibang bansa, binabatukan pala yan. Sa ibang bansa, binabatukan. Dito, hindi, dinatakila. Nakakatakbo pa. Kaya talaga nga wala. Pare-pares tayo yung makakadyak dito, makakamping. Kaya nga, sabi ko nga, paulit-ulit na lang na magdasal tayo. Yun na lang ang ano natin. Yun na lang ang magagawa natin, magdasal na lang, makakamping. Talaga nga, wala na itong bansa na. Talaga wala nang patutukuhan. Pagka ganito mga leader, mga ganito mga leader natin, wala nang patutukuhan. Buti nga, kahit papano, nandiyan si Vice President, Lady Robredo. Kahit pa paano, nandiyan yung angat buhay niya, di ba? Papagawa siya ng mga pabahay, lalo yung mga naapektuhan ng bagyo. Di ba? Marami pala na pagawa na housing niya, si Vice President, Lenny Robredo. Lalo na yung mga ano, naapektuhan ng mga bagyo noon. Nung Vice President pa siya, yung mga naapektuhan ng bagyo, pinapagawa niya ng pabahay para isang anuhan na lang, isang tirahan na lang. Ginagawa niyang village eh. Dahil naapektuhan ng bagyo yung isang lugar na yun. Mga ilang ano, gagawin na lang ng village eh. Para tira ng mga nasalanta ng bagyo eh. Mga nawalan na ng bahay. Ganun ang ginagawa ni Vice President nung nanunungkulang pa siya bilang presidente ng Pilipinas, Vice President ng Pilipinas. Biruin mo, 700 million lang pala ang budget niya na. Si ano, Vice President na Lenny Robredo noon na. 700 million ang budget lang pala niya. Isipin mo, samantalang ito si Sara Duterte mahigit 2 billion ang budget niya na. Ha? O isipin mo. 'Di ba? E si Vice President 700 million ang budget lang niya. Pero maraming napagawa. Maraming napagawa. Samantalang ito ngayon, si Sara Duterte, 2 billion mahigit, 2.4 billion mahigit ang budget niya ngayon. Biro mo, ang taas ng budget niya. Samantalang si Vice President, 700 million lang. Pero maraming napagawa. Diba? Ito, wala. Puro kurakot to eh. Kaya wala na tayong magagawa mga kapatid. Kundi ganito na lang. Ano na lang natin. Kumbaga sa ano, pagdasal na lang natin. Ganun.
na gumandang ang sa natin kahit sa maliit na paraan. Kahit pa paano, nandiyan si Vice President, nakaagapay, mga kamping nakaagapay. Dahil walang gagawin nito kundi mangurakot itong mga ito. Sigurado yan, mga kamping. Walang gagawin, uubusin ng ano. Ayun na nga, balak na naman umutang pala. Balak na naman umutang. Uutang na naman. Talagang lubog na nga itong Pilipinas. Magiging 56 na ang ano, 56 na dolyar ngayon. Tataas pa itong kuryente, ha? Tataas pa itong kuryente na ito. Ang tabayanan nyo, tataas itong kuryente na ito. Wala na. Talagang lahat, puro shortage tayo lahat. Pati kuryente, shortage na rin. Di ba? Lahat, puro shortage. Alam niyo. Kaya, dasal na lang mga kamping, hanggang dito na lang. Ayun, oras na pala tayo. Ayan, yaho, yun. Kasi, kabog, money is evil, ayun na. Kaya mga kamping, hanggang dito na lang, ha. Kabunyog, mga kapipeline, kapartner, hanggang dito na lang, at maraming maraming salamat. Muli, binabati natin muli, ha, mga OFW. At mga immigrant, mga kamping. At dito, marami pa rin itong mga nag-comment. Pero sa susunod na lang uli natin babasahin, di ba? At yun, at isang oras na rin pala tayong mahigit. Kaya muli, magandang gabi po. At God bless sa atin lahat, mga kapundo, mga kamping.